Hello, what is up guys? Magandang tanghali sa inyong lahat at andito na po muli ang inyong Ninja Farmer at your service. At for today's video guys, let's talk about MU Extreme at ang pag-uusapan natin ngayon guys ay about sa health. Kasi merong isang subscriber natin na nagtanong sa akin, nahihirapan daw siya kung paano niya kontrolin ang kanyang mga skill, no? Kumbaga yung pinaka-ano niya guys, yung pinaka-bops, no? Kasi bopper yung ano niya, gusto niya na build, which is EE, no? Energy, L, yun yung gusto niya. At gusto niya raw matutunan kung paano yung mga interval, time interval, healing interval, o kung ano-ano pa man yan. So ayan, ituturo ko sa inyo. But before that, mag-shoutout muna tayo guys, no? So pasensya na sa mga hindi ko agad-agad nare-replyan guys, no? Ayan, kay Chinelas, same experience sir, medyo iwas sa NFT. Dito sa MU ko nakita yung suit sa akin. Woo! Yan sinasabi ko. Kasi ako talaga, noon pa talaga, no? Nag-EMU na ako at kumikita ako sa MU, totoo yan, no? Naging bread and butter ko yan noong panahon ng bago pa lang akong nauoperahan, no? So, ayan guys, MU is very legit na game kahit mapaanong ano yan, private server yan, may kitaan talaga basta MU. Guys, kasi may G-Wells, may item, may G-Wells. Yun nga lang is paunahan lang dapat, no? Yun, no? So, ayan guys, ayan sabi dito, suit sa akin kahit sa office, nakaka-farm ako dahil auto-grind content. Then, magaan sa PC gamitin tayo sa content, Sir Ninja. Ayun! Yan sinasabi ko, no? At ayan, shoutout kay Kia Rukasi. Idol, sabi, contentin nyo po yung spot na makakakuha ng set ng MG at DL. Aha! Eto guys, no? Kung gusto nyo ng magandang set, sa Crywolf tayo or sa Kalima 6 or Kalima 7. Pero don't worry guys, gagawan ko ng kontento as soon as mapalakas ko yung Dark Lord ko. Dahil guys, no, meron tayong sunod na video dito, which is sasabihin ko kung paano ako na-hack. Na-hack yung account ko guys. Yung MG ko is hindi ko na magamit ngayon. Mamaya, ikakwento ko sa next video, no? Ayan, or hindi, or kahit hindi si it, idol, basta magandang item ng isang karakter. MG at saka DL. Noted yan, sir, no? Gagawa natin yan, huwag ka magalala. At ayan, guys. Atwe. Thanks for info, boss. Okay, maraming salamat. At mamaya ko na kayo replyan, guys, no? Mamaya ko na kayo replyan. So, ayan. Lods, paano mag-apply? Mag-apply sa guild nyo. Salamat, Lodi. Wala na akong guild ngayon. Natanggal na yung ano ko, guys. Ito, pakita ko sa inyo, guys, ha? Wala na akong guild. So, ngayon, I think mag-a-apply pa to. Mag-a-apply pa tong, baka mamaya siguro, i-apply ko pa to. No? So, 350 pataas pa naman doon. Ayan, 316 pa lang. Ewan ko kung pupwede pa ako, no? So, ayan. At hindi pa VIP to guys, no? I-VIP pa lang natin ito. Si DL Jin, no? So, ayan. Sana ba tayo? Alright, at sana pala rin ngayong 2023. Happy New Year, boss. Okay. Happy New Year din sa'yo, Sir Terdy Reyes. Napakabait niyan, guys, no? Isa yan sa mga mababait natin na tropa dito sa YouTube, no? At sa game na rin, no? At the same time. At ayan kay Gaming Club, build rebuild for another content for MG. Actually, ngayon, di na tayo makakapagpakita ng ano sa MG. Pero para sa akin, ay mas trip ko ang hybrid na MG, no? Meron siyang kaunting in, meron siyang 30% na in, meron siyang pantay na AG at saka pantay na strength. Bakit ko ba pinili yung ganun na klase na build, no? Kasi yung build na yun ay suit sa akin, no? Farming build. Guys, auto-walis siya, hindi siya basta-basta na uubusan ng mana. At the same time, makunat siya kahit na sa Icarus o
kahit na nasa ano ka, Crywolf, medyo makunat siya, no? Kasi yung adji nung MG ko dati is 1,200 yung adji nun. Tapos, medyo naka-hurricane na yun. May hurricane armor lang ang kulang, no? Kasi Thunderhawk yung armor nun. Pero I think kung mabuon yung hurricane set, then plus 1-2 na adji, at the same time 1-2 rin STR, at meron kayo mga nasa 600 na intelligence, is ewan ko lang ha, di, masasabi ko is pang magdamaga na siya, no? Atak na lang ng atak, walang tigil, hindi ako nauubusan ng mana, guys, no? So ayan, Happy New Year, bro. Pinoy NFT content, Pinoy NFT review, guys. Pakidalaw tong channel nito, guys, no? NFT content creator din to na tropa natin. At I hope na dalawin nyo rin, kasi itong nag-upload din to, no? Pero sa ngayon ay talagang ako, iwas muna ako sa NFT, guys. Totoo lang, prank ka lang, no? Ayoko kayong lokohin, guys. Gusto ko maging real tayo dito. Ayaw kong magkaroon ng content na hindi tayo sigurado, guys. No, ang hirap. At ayan, ang kay shoutout kay Julio Alemania. Okay, ang nalabas pag nag-add ako ng stats, kailangan ng 100k. Ano to? Kailangan ng 100k na kailangan. Ha? Ang nalabas pag nag-add ako ng stats, kailangan. Naguluhan ako dito, ha? Tsaka ako nasagutin yan. Naguluhan ako. Kaya Big Fish, shoutout sa'yo, sir. Idol, nabalitaan ko. Ayan na nga, oh. Nabalitaan. May nabalitaan ako sa MG mo. Totoo ba? Oo po, opo. Totoo po. Naka-delete na yung MG ko. Si Final Gin, dinelete na. Okay? At si Israel Boni, shout out, no? Ayan, okay po ba dyan sa MU? Ay, okay na, okay. Walang problema dito. Maganda kitaan dito. Kahapon nga lang, nagbinta ako ng sword ko. Nagkapera na naman ako, no? So, ayan, ganun lang kasimple. At kaya, Julia, ito, Julio Alaminia na naman. Julio Alaminia na naman. Ayan, sa idol, pa shout out daw. Makapadagok sa Kalima map. Paano po makapadok sa Kalima, makapasok? Paano makapasok sa Kalima, guys? Kailangan yung bumuo ng kailangan yung mamulot ng symbol of condon. Pagkatapos yung mamulot ng symbol of condon, pag nakalimang piraso kayo, lalabas yung lost map ticket, no? Yung Kalima map na yun, itapon yun sa labas. Mamaya pakita ko sa inyo, guys, kung paano itapon, no? Pakita ko sa game. So ayan, oy idol, bakit di nakapag ato makapagdagda ng stats, di pa naman na max stats ko? Naka-reset na ako ng ng 41 reset. Ha? Actually, ito, parang ang pagkakaintindi ko, nakapag-reset na siya, tapos level 41 na siya. Tapos, ayun nga, hindi na daw siya makapagdagdag ng stats, statistics. So, kung hindi ka makapagdagdag ng statistics, sir, try to use another phone, another mobile, another PC. Makilag-in ka doon, baka gagana na, no? Ganun lang kasimple. Hindi pwedeng hindi gagana talaga yan, guys, no? Ako, nakapag-reset na ako, so gumagana talaga. Nakapagano. Try lang ng ibang device, sir, kung if ever, no? Try lang ng ibang device. Baka may bug lang ng kaunti, no? So, yun lang. At, ayan, sagutin na natin itong mga, ano na to, mga main topic natin, which is, ayan nga, dahil main topic ito, paano mag-control ng bops itong ating, ano, no? Mag-bop, no? So, ayan, tanggalin muna, ibalik muna natin sa original. Balik muna natin sa original, no? Yan. Balik muna natin sa original. Siyempre, malinis yan sa starting, eh. No? Malinis yan sa starting, okay? So, ayan. Punta tayo sa low map lang. Low map lang, guys, para medyo hindi tayo, ano? Ayan. Devious 2. Sa Devious 2 tayo. Okay?
Yan. So ngayon, magka-party kayo guys, syempre. Ito, additional tips. Kung kayo ay naggumagamit ng dalawang tawag nito, character or more than limang character, gusto nyo na hindi mahirapan sa paglalakad, hindi magpa-altab-altab, hindi magpa-ganon, is i-follow nyo na lang guys, no? Kunwari, ito, ipa-follow to si ayan, yung DL ko, no? Dark Lord. Ayan, follow natin guys, then right-click, no? Right-click, ayan. Then, lakad. Susunod na yan siya guys, no? Walang problema yan. Susunod na yan agad anong mangyari. So ngayon guys, ayan, pagka pag ino natin yan, walang gagawin yan, no? Wala siyang gagawin. So ngayon, para magkaroon ng buffs, ayan, titingnan mo rin yung isang karakter natin. Wala rin siyang buffs, no? Wala rin siyang naging buffs. So, para magkaroon ng buffs guys, syempre, unang-una, is kailangan meron muna kayong skill na heal. Pangalawa, kailangan meron kayong skill na greater damage, which is yung damage increase yata. Hindi, halos nakalimutan ko na guys, no? Basta nasa ano lang yan, nasa wait, meron ba tayo yan? Check ka natin kung meron tayo. Check ka natin kung meron tayo niyan. Wala. Guys, binibenta ko pala yung pakpak ko guys ha. 600 pesos guys. Sa gustong bumili, no? Ayan, yung Wing of S, no? Ayan, binibenta natin yan. 600 pesos guys. Baka gusto nyo bilhin, PM nyo lang ako sa Facebook, no? At wala yata. Wala yung ano na yun. Basta ayan, kailangan nyo niyan pang increase damage. Makukuha lang yan sa Lorencia guys. Meron na yan doon. At ito naman sa Noria, nakukuha greater damage ang ataw nito. Orb of fortitude, no? Para sa ano? Para sa elf. Okay? So, ayan guys. Letter Z natin. So, ayan. At dito sa auto-heal, guys, kailangan is ano yan, no? Kailangan naka-ano tayo, naka-check tayo dyan. Tapos sa settings, guys, dapat sa settings is medyo mataas yan ng kaunti. Ayan, kunwari, ganyan. Ayan, ganyan. Para if ever na atakihin yung character mo, matik, mag-heal agad yan siya sa character mo, no? So, ayan, kung papayita ko sa inyo kung paano siya mag-heal, so, save natin yung setup. Then ayan, sa pa, i-check nyo muna tong party. Kasi hindi siya mag-heal, sa sarili niya lang i-heal niya guys, no? Kailangan i-check nyo muna tong party. Pagkatapos settings, then sa settings guys, ilagay nyo dito is ayan, kung gaano ka ano ha, kung gaano ka importante sa inyo na ma-heal yung isang character. Sa para sa akin kasi guys, ganito, tipong isang hampas pa lang pwede niya nang i-heal agad yung ano, as in wala siyang tigil sa pag-heal, no? Kunwari kada attack mag-heal siya sa character kasi para nang sa ganun hindi masayang yung HP pots, no? Yung pots, yung healing pots, di masasayang nung pinaka damager mo kasi siya yung buffer mo eh. So ngayon, para sa buffs naman guys, sa mga buffs, sa mga increased damage, defense, ayan, no? Yung mga evasion, yung mga ganun na buffs. Ito naman, check nyo to guys, itong PT, ayan, no? Party member buff duration, space time. Guys, pag nilagay nyo na 15 dyan, seconds, every 15 seconds guys, bibigyan niya ng buff ang bawat isa. Kung kunwari, lima ang kaparty mo, o apat ang kaparty mo, pang lima ka, every 15 seconds, bibigyan niya, no? Pero para sa akin kasi, yung 15 seconds, di pa naman talaga mawawala yung mismong, yung buffs, no? Much better siguro mga 20, ayan, 20 seconds lagay mo, no? 20 seconds. Then, hindi yan magbabap kung hindi mo rin lalagyan ng ano dito, buffs, no? So, i-check mo muna itong buff skill, then i-click mo kung anong gusto mong buff, ayan. Pero lahat naman ng buff, kailangan natin yan. So, okay na yan.
Pag sinave natin yan at ni ready na, chinek natin yan guys, magbibigay na yan siya ng buff. Ayan, automatic magbibigay siya. Pati doon sa kabila. Ayan guys, oh. Oh, ayan, di ba? Binigyan niya agad ng buffs. So, ganun lang kasimple guys, no? Okay, uli tayo guys, ha? Check niyo yung auto heal. Yung settings. Ito, para sa pangsarili mo to. Tandaan nyo. Para sa pangsarili nyo to. I-heal mo yung sarili mo pagka, ayan, 70% na lang ang life mo. No? So, gagamit na siya ng potion. If ever sobrang lakas-lakas na kumampas yung kalaban, nag 50% agad yung buhay mo, gagamit na rin siya ng potion. Sasabay na rin yung potion. Para nang sa ganun ay talagang hindi siya maalanganin, no? So, ayan. At dito ka sa party. Pag sa ang kaparty mo naman ang inaalala mo, so, medyo taasan mo ng konti. Ayan, 80%, no? Para nang sa ganun, pag inaatake yung kasama mo at 80% ng buhay, automatic ihihil niya. No? Ihihil niya. Tapos, sa buff naman, every 20 seconds, magbabuff siya. Every 20 seconds, magbabuff siya. As in, talagang hindi mawawala ng buff yung mga kaparty member mo. Wala naman problema kung buffs ng buffs yan, guys. Alam nyo bakit? Ang daming mana niyan. At yung mga buff na yan, ayan lang, oh. Mana usage 40-30. Yan lang naman eh, kasi mababa lang, no? So, huwag nyo kalimutan, i-save nyo. Then, okay na. Then, check nyo yung buff skill. Mamili kayo ng buff, ilagay nyo rito. Then, ayan na, save na, no? So, ganun lang kasimple yan, guys. Yun lang. At wala nang iba. Alright? At, I hope na may natutunan na naman kayo, mga elf, no? At ito masasabi ko guys. Ito additional tip na lang para sa inyo na mga elf. Habang wala pang Arrow of Infinity, alam ko yung iba naghahangad sa inyo, no? Alam ko yung iba naghahangad sa inyo na maging Agi build, no? Maging AE, no? Agi elf. Gusto ng iba yan kasi katulad nung mayroon ng Arrow of Infinity, wala nang hinto ang atakihan. Kasi ang elf guys is based on agility. Pag mataas ang agility niya, mataas ang evasion rate niya, mataas ang defense niya, mataas ang attack niya, mabilis siyang umatake, no? Kumbaga all in all package na nandun sa kanya. So kaya nga itong elf ay may countering kalakasan. At pang late game ito guys, no? Nasa huli ang lakas nito pag lalo na sa farming, no? Malakas sa farming. So ayun nga guys, pakita ko sa inyo yung build. Ito ay very simple build, no? Bakit ba 171 lang is TR ko at bakit ba 100 at 350 lang ang aking agility? Kasi kinuha ko lang yung divine set requirements, which is ayan lang, no? Divine set requirements lang naman. So ginawa ko ng 350, 343 lang yan naman. Ginawa ko lang 350 para wala ng butal, no? Para sa armor ng divine. Tapos yung ating ginawa kong 171 ang ating tawag nito STR dahil sa ayun nga guys, no? Basta pinasobraan ko na lang ng kaunti. 167 lang dapat ang kailangan diyan. No? So, ayan at naglagay ako ng kaunting stamina 300 para yung buhay ay kahit papaano medyo mataas ng konti, no? Hindi basta-basta mawawa one hit ng mga mobs, no? Ng mga mobs. As in pag na-atake siya kung mga lahati buhay niya, automatic mahihil niya. Pero ito masasabi ko sa inyo guys, yung heal, yung buffs nakasalalay sa intelligence. Kaya if you're int nyo sila, no? If you're int nyo, int na naman ako, napunta ako sa Ragnarok. Int energy. Mag-energy kayo guys, ayan. No? Ayan, wala nang tigil yan. Puro energy na nilalagyan ko niyan guys. Mas mataas yung energy, mas mataas yung kapasidad na mag-heal siya. At mas mataas ang kapasidad na tumaas yung depth at increase attack. Ayan, no? So yun lang, magandang hapon sa inyo at bye-bye na sa inyong lahat guys. I hope na may natutunan kayo.
At kung may natutunan kayo, please mag-subscribe kayo sa channel ko. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, at saka pag-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na parating. At guys, sasabi, i-ano ko, paalam ko sa inyo guys, no? Malapit na, ilang buwan na lang, magkakaroon na tayo ng tinatawag na new content, which is yung ating kindness experiment, no? So ayan, asahan nyo makakita kayo ng kakaibang ninja ninyo. Yung ninja nyo mag-i-evolve, magpapakita ng karumihan. Karumihan, hindi naman kadugyutan. So yun lang guys, no? At abangan nyo yung content na yan. At mamaya, ni-next na natin ang content is yung kung paano ko na-hack at kung paano nyo maiiwasan. So yun lang, bye-bye, I love you, God bless, ingat, and I love you all.